Dahil nga gumaganti ang motor ko sa akin, panibagong araw, panibagong kwento na naman. Samahan niyo po uli ako sa aking mga kwento. Bonk. Oh no! Mga kwentong walang kwenta. Mga kwentong mga barbero. Nandito nga magsisimula ang aking kwento. Dahil nga gumaganti yung motor ko, dahil napakasipag naming maglakad, no, kami uli nakapaglakad, nga ayaw namin maglakad dahil napakaputi. Ano daw, parang mali yata ah. Kat, ayusin mo naman, maraming nanonood sa'yo. Walang hiya mo naman, nasermonan pa. Ere nga man din yung aking kwento, dahil nga kami ay sobrang sipag, nasira ang motor ko. Dahil nga ako ay sakay lang ng sakay at wala akong paki sa motor ko, minsan-minsan pala gumagantir nito. Ngayon, naglalakad kami papunta dito sa pamimili. Napakaputik ng daan, pero wala tayong magagawa. Bumili nga kami ng isda, tapos nadaanan namin itong tindang mais. Ay sa unang tingin mo palang man din ay talagang mapapaibig ka. Kasi sa syudad, madalang kang makatikim nito, ay walang hiya ka man din sa presyo. Kapabinsya nga, libre-libre, mangain ka na ng todo. Dito kumain ka na ng todo, depende sa dami ng pera mo. Ere nang at daladala na namin yung mais. Meron na rin kaming pang-ulam na isda. Pagkatapos namin kumain, ito naman yung kakainin namin yung mais. Awan ko lang nga pag hindi ka pa nabusog. Kahapon kasi diet talaga, bawas talaga ang kanin. Ngayon ay depende pa sa pang-ulam kung gaano kasarap ang putahe na niluluto sa amin. Pag ganito talagang kaunti lang yung kainin, dagdagan nyo ng mga prutas o ano man pwede pang inyong kainin. Yun bang masusustansya na pwedeng makatulong sa ating katawan? Meron nga isang istorya, agang walang-wala sila. Tipid dahil pinagkakasya yung budget nila. Kaunti lang at kakapiranggot lang nakahain. Nagtanong yung kanyang anak, ay nabusog po ba kayo? Gut ng tatay. Pende anak, kung ako'y makainom ng tubig. Isang patunay lamang na napakahalaga at bigyan natin ng importansya ang mga blessing na dumarating sa atin, lalo na yung pagkain. Dahil nga napakaswerte natin tayo ay nakakain 3 times a day. Yung mga tao na halos hindi makakain dahil sa sobrang kawalan. Pag-ingatan natin yung ating mga blessings. Oops, teka muna. Parang wala yata akong nakikitang pumapalaktak sa aking kwento. Pusuan niyo naman para mas lalo akong ganahan sa paggawa ng aking mga kwento. Oops, sika muna, may pahabol pa ako. Pakipalo na rin po ako para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Mga video na magpapasaya sa inyo. At minsan, magpapainis para sa inyo. Laging paalala ko, habaan ninyo yung pasensya sa mga pinagagagawa ko. Di naman talaga ako perfecto pagdating sa paggagawa ng mga content at mga video. Ito na ngayon sinasabi ko, pakaputik talaga ng daan. Sadya talaga napakaputik dito, lalo na pagtagulan. Inaayos kasi yung release dito. Meron kasing development o reconstruction sa lugar na ito. Dito po ito sa Ormoc, dito mismo sa Pook Santa Rosa, Laguna. Siyempre, madadaanan natin ito pag pumupunta tayo ng Golden City. Kaway-kaway naman dyan yung mga tao na nakaranas na at dumaan dito. Ito lang yung hiling ko, habaan ninyo yung pasensya pagdating sa daanang ito. Darating din yung tamang panahon para magkaroon ng development at pagbabago dito sa lugar na to. Napakahirap talaga pagdating sa mga estudyante. Pero sabi nga, pag may pangarap ka, gagawa ka ng paraan. 1 hour later. Pagdating na pagdating nga sa bahay, nagluto na kagad nitong mais na ito. Inuna na nga namin yung kanin at yung pangulam. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, ito naman yung binanata namin. Pinagputol-putol namin kasi hindi magkasya sa kaldero. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Follow pa more.